inyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagaman may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, ang ating mga kababayan, mga kadeboto mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng pasasalamat, araw natin magkatipon-tipon upang ipaalala ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kulang pa ang ating palakpak at pasasalamat sa ginawa ni Jesus Nazareno para sa atin. Gaya ng sabi ko kanina, ipinagdiriwang natin ngayon ang pag-akyat sa langit, ang pagbabalik sa Ama ni Jesus. Siya'y muling nabuhay, tinalo niya ang kamatayan, ngunit ngayon, ginaganap na niya, binubuo na niya, sapagkat hindi lang sa muling pagkabuhay ang kanyang yugto at misyon, kundi ang isama tayo pabalik sa Ama. Kaya nga't ang kapistahan ngayong araw na ito, ang pag-akyat sa langit ay napakahalaga sapagkat ipinapaalala sa atin, tayo'y mabubuhay na maguli. Ngunit higit pa diyan, tayo'y tinatawag bumalik sa Ama, manahan sa kaharian ng Diyos. Dalawang aral ang nais kong ibahagi ngayong araw na ito sa pagninilay natin sa pag-akyat sa langit ni Jesus. Ano ang pakahulugan? Ano ang epekto? Ano ang konsekwensya ng pag-akyat ni Jesus sa langit? Una, umakyat si Jesus sa langit upang ipaalala sa atin mas mahalaga ang langit. Hindi siya nagpaiwan sa lupa. Kung mahalaga ang lupa, di si sana'y hindi na umakyat sa langit si Jesus. Pero umalis siya sa lupa. Nanahan lang siya rito ng 33 taon. Hindi siya namalagi dito upang ipaalala sa atin mas mahalaga ang langit kaysa lupa. Napakasimpleng aral pero kailangan nating laging maalala. Sapagkat aminin natin, minsan mas pinapahalagahan natin ang mga bagay-bagay sa lupa kaysa langit. Kaya nga ngayong araw na ito, sa pag-akyat ni Jesus sa langit, ipinapaalala sa atin ang ating
destinasyon. May kasabihan tayo, pagkahaba-haba man ang prosesyon sa simbahan din ang tuloy, pagkahaba-haba man ng paglalakbay sa lupa, dapat sa langit pa rin ang tuloy. Kaya ang tanong, papuntang langit ba tayo? Yan po bang ating desisyon, mga ugnayan, yung ginagawa natin sa buhay? Maghahatid ba ito sa atin sa langit? O baka magising na lang tayo isang araw, lahat pala ng pinag-ukulan natin ng panahon at lakas, lahat pala ng pinag-ipunan natin, hindi pala ito makapaghahatid sa atin sa langit. Opo mga kapatid, magdasal po tayo, huwag tayo magkasakit, maging malakas ang katawan natin, maging maayos ang mga pamilya natin, makatapos na pag-aaral ang mga anak, makaginhawa sa buhay, yung mama, makapag-abroad. Opo, ipagdasal natin lahat ito, mga biyaya dito sa lupa, pero wag na wag natin kakaligtaan. Mas mahalaga ang biyaya sa langit, ang biyaya ng kaligtasan. Aanin mo malakas na katawan kung ang kaluluwa mo naman ay nabubulok na sa kasalanan. Siguro nga pwede mo ipagmalaki. Hindi ako na COVID, hindi ako dinapuan ng virus. Pero baka naman tantad ng kasalanan ang ating kaluluwa. Baka naman puno ang bulsa, pero walang kalaman-laman ang puso. Baka ang iniipon lang natin ay para dito sa lupa, nakaligtaan natin ang dapat nating pag-ipunan ay sa langit. Umakyat si Jesus sa langit upang ipaalala sa atin mas mahalaga ang langit. Umakyat si Jesus sa langit upang ipaalala sa atin ang ating destinasyon. Ikalawa, umakyat si Jesus sa langit at iniwan tayo, iniwan ng kanyang mga alagad. Bakit? Upang ipaalala ang ating misyon. So kanina raw, destinasyon. Ikalawa, misyon. Dahil kung nagpaiwan daw pa rin si Jesus dito sa lupa, siya pa rin ang mangangaral. Siya pa rin ang tutulong. Siya pa rin ang gagawa ng mabuti. Kung nagpaiwan siya rito, siya pa rin ang gagawa ng misyon. Pero dahil bumalik na siya sa Ama at iniwan niya tayo, ang ibig sabihin nun, tayo na dapat ang magpapatuloy ng kanyang ginawa. Kasi kung hindi siya umalis, aasa lang tayo sa kanya. Ikaw na ang bahala. Pero dahil umalis siya, ipinagkakatiwala niya sa atin ang kanyang misyon. Upang makarating tayo sa ating destinasyon. Pero kung tatanungin ko kayo mga kapatid, ano bang misyon natin? Ano bang kailangan gawin para makarating sa langit? Ano bang kailangan gawin para sumunod kay Jesus sa Sareno? Kadalasan siguro sasabihin natin, magpakabait, magsisimba ka, tutulong ka sa mahirap, mag-abuloy ka. Opo, tama po yun. Pero, tandaan natin yung huling habili ni Jesus sa Sareno. Ano sabi niya? Gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Hindi pala sapat na ikaw ay maging mabuti lamang. Na gumagawa ka ng tama, nagdedebosyon ka, namamanata ka, nagpuprosesyon ka, naglilingkod ka. Pero ang lahat ng iyan, ginagawa din natin para maging alagad ni Jesus
ang ating kapwa. Yan ang tinatawag na evangelization. Tayo mga Katoliko, aminin natin, medyo mahina po tayo dyan. Kasi para sa atin, ang pananampalataya, kadalasan, personal. Basta ako, magpapakabait ako. Basta ako, pupunta ako sa Quiapo, magsisimba ako. Eh, yung asawa mo, eh, malaki na siya. Bahala na siya sa buhay niya. Basta ako, tutulong ako sa mahirap. Magiging kasapi ako ng mga organisasyon sa simbahan. Eh, yung mga anak mo, pagsisimbahin mo ba? Nasa hustong gulang na yan, bahala na sila. Sila na ang dapat magdesisyon. Hindi raw po ganun ang pag-iisip ng isang tunay na Kristiyano. Sabagat kung tunay tayong pinuspos ng mabuting balita, kung tunay tayong pinuspos ni Jesus sa Sareno, hindi pwedeng hindi natin sila isama. Hindi pwedeng hindi natin sila tulungan maging alagad din ng Diyos. Hindi po matutuwa si Jesus sa Sareno kapag dumating ang araw, kakatok ka sa pintuan ng langit. At pagbukas, sabihin mo, nandito po ako, mabait po ako, deboto po ako, namamanata po ako, nagsisimba po ako lagi. Pero baka tanungin ka, nasaan ang asawa mo? Nasaan ang mga anak mo? Sino ang tinulungan mong maging alagad din ng Diyos? Hindi lang para sa sarili natin ang ating pananampalataya. Tayo rin ay tinatawag gawing alagad ang ating kapwa. Magsimula ito sa ating pamilya. Ito ang ating misyon. Ang debosyon hindi lang nagtatapos doon. Ang debosyon, hinahatid tayo sa misyon upang sa gayoy makarating tayo sa ating destinasyon. Sa susunod na balik nyo dito sa isang linggo, wala na ang imahe ng muling pagkabuhay na Jesus. Hindi nyo na siya makikita sapagkat nais niyang ipaalala sa atin, mas mahalaga ang langit. Langit na ang ating destinasyon. Hindi niyo siya makikita sapagkat ipinagkakatagubili na niya sa atin ang kanyang sinimulan. Tayo na ngayon ang may misyon. Hindi lang maging banal sa sarili natin, kundi tulungang maging banal din at mabuti ang ating kapwa. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus sa Sareno, bumalik ka na sa Ama sa langit. Pinaghahanda niyo na po ang aming lugar sa langit. Ipinapaalala niyo po sa amin, mas mahalaga ang langit kaysa lahat. Kaya nga't sana po ang aming pagugulan ng lakas at panahon, ang aming sasabihin at gagawin, makatulong sa aming biyahe sa langit. Mahal na pong Jesus sa Sareno, pumanik ka sa langit upang ipagkatiwala sa amin ang misyong sinimulan mo. Tulungan niyo po kami maging tapat. Tulungan niyo po kami makasunod sa inyo. At higit sa lahat, tulungan niyo po kaming ipahayag ang mabuting balita upang ang aming kapwa ay maging alagad din katulad namin. Pinagdarasal namin ngayon ang mga kabataan, ang mga anak, ang mga apo ng aming pamilya. Sana ang maipamana namin sa kanila ay labis na pagtitiwala at pananalig sa iyo. Mahal na pong Jesus sa Sareno, nawa ang debosyon namin sa iyo patatagin ang aming misyon.
at ihatid kami sa aming destinasyon. Mahal na pong Jesus Nazareno, nagtitiwala kami sa iyo. Kaawaan mo po kami lagi. Amen.